Ikalawang Samuel, ikalabimpitong kabanata. Sinabi ni Ahitofel kay Absalom, "Payagan niyo po akong pumili ng 12,000 tauhan para hanapin sina David ngayong gabi. Sasalakayin namin sila habang pagod sila at nanghihina. Matataranta sila at magsisitaka sa mga tauhan niya. Si David lang po ang papatayin ko at pababalikin ko sa inyo ang lahat ng tauhan niya, gaya ng pagbabalik ng asawa sa kabiyak nito. Kapag napatay si David, hindi na makakalaban ang mga tauhan niya." Mukhang mabuti naman ang payo na ito para kay Absalom at sa lahat ng tagapamahala ng Israel. Pero sinabi ni Absalom, "Tawagin natin si Hushay na arkeo at nang malaman natin kung ano ang masasabi niya." Kaya nung dumating si Hushay, sinabi sa kanya ni Absalom ang payo ni Ahitofel. Pagkatapos nagtanong si Absalom, "Gagawin ba natin ang sinabi niya? Kung hindi, ano ang dapat nating gawin?" Sumagot si Hushay, "Sa ngayon hindi maganda ang ipinayo ni Ahitofel. Kilala niyo ang ama niyo at ang mga tauhan niya. Magigiting silang mandirigma at mababangis tulad ng oso na inagawan ng mga anak. Bukod pa riyan, bihasa ang ama niyo sa pakikipaglaban at hindi siya natutulog na kasama ng mga tauhan niya. Maaaring sa oras na ito nagtatago siya sa kuweba o kung saang lugar. Kung sa unang paglalaban niyo ay mapatay ang iba sa mga sundalo niyo, sasabihin ng makakarinig nito na natalo na ang mga sundalo ninyo. Kahit ang pinakamagigiting niyong sundalo na kasintapang ng leon ay matatakot, sapagkat nalalaman ng lahat ng Israelita na ang ama ninyo'y bihasang mandirigma at matatapang ang tauhan niya. Ang payo ko, tipunin niyo ang buong hukbo ng mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba, na kasindami ng buhangin sa tabing dagat, at kayo mismo ang mamuno sa kanila sa pakikipaglaban. Hahanapin natin si David saan man siya naroon. Susugod tayo sa kanya, na gaya ng pagpatak ng hamog sa lupa, at walang makakaligtas isa man sa kanila. Kung tataka siya sa isang bayan doon, ang buong Israel ay nandoon, naghihintay sa iyong iuutos. Pagkatapos, maaari naming talian ang pader nito at hilahin papunta sa kapatagan hanggang sa magiba ito at hanggang sa wala ng batong matitira roon." Sinabi ni Absalom at ng lahat ng namumuno sa Israel, "Mas mabuti ang payo ni Hushay na arkeo kaysa kay Ahitofel. Ang totoo, mas mabuti ang payo ni Ahitofel. Pero niloob ng Panginoon na hindi ito sundin ni Absalom para ibagsak siya." Sinabi ni Hushay sa mga paring sina Zadok at Abiatar ang payo ni Ahitofel kay Absalom at sa mga tagapamahala ng Israel, at pati na rin ang ibinigay niyang payo. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Ipaalam niyo agad kay David na huwag siyang magpaiwan sa tawiran ng ilog ng Jordan sa disyerto ngayong gabi. Tumawid sila agad sa ilog para hindi sila mamatay." Nang mga panahong iyon, naghihintay sina Jonathan na anak ni Abiatar at Ahimaas na anak ni Zadok sa Enrogel, dahil ayaw nilang makitang labas-masok sila ng Jerusalem. Pinapapunta na lang nila ang isang aliping babae para sabihin sa kanila ang nangyayari, at sa kanila ito sasabihin kay David. Pero isang araw, nakita sila ng isang binatilyo, kaya sinabi niya ito kay Absalom. Kaya nagmamadaling umalis ang dalawa at pumunta sa bahay ng isang lalaki sa Bahurim. Mayroong balon ang lalaking ito na malapit sa bahay niya, at doon bumaba sina Jonathan at Ahimaas para magtago. Kumuha ng takip ang asawa ng lalaki, tinakpan ang balon, at nagbilad siya ng butil sa ibabaw nito para walang manghinalang may nagtatago roon. Nang makarating ang mga tauhan ni Absalom sa bahay ng lalaki, tinanong nila ang asawa nito, "Nakita niyo ba sina Ahimaas at Jonathan?" Sumagot ang asawa, "Tumawid sila sa ilog. Hinanap sila ng mga tauhan pero hindi sila nakita. Kaya bumalik sila sa Jerusalem." Nang makaalis ang mga tauhan ni Absalom, lumabas sina Jonathan at Ahimaaz sa balon at pumunta sila kay David. Sinabi nila sa kanya, "Tumawid po kayo agad sa ilog dahil nagpayo si Ahitofel na patayin kayo." Kaya tumawid si David at ang mga tauhan niya sa ilog ng Jordan, at kinaumagahan, nakatawid na sila sa kabila. Nang malaman ni Ahitofel na hindi sinunod ang payo niya, sumakay siya sa asno niya at umuwi sa bayan niya. Pagkatapos niyang magbigay ng mga habilin sa sambahayan niya, nagbigti siya. Inilibing siya sa pinaglibingan ng kanyang ama.
nakarating na si David at ang mga tauhan niya sa Mahanaim. Nakatawid na noon si Absalom at ang mga tauhan nito sa ilog ng Jordan. Pinili ni Absalom si Amasa na kapalit ni Joab bilang commander ng mga sundalo. Si Amasa ay anak ni Jeter na Ismaelita. Ang ina niya ay si Abigail na anak ni Nahash at kapatid ng ina ni Joab na si Zeruya. Nagkampo si Absalom at ang mga Israelita sa Gilead. Nang dumating sina David sa Mahanaim, binati sila ni Nashobi na anak ni Nahash, na Amunitang taga-Raba, Makir na anak ni Amiel na taga-Lodebar, at Barzilai na Gileaditang taga-Rogelim. May dala silang mga higaan, mangkok, palayok, trigo, sibada, harina, binusang butil, buto ng mga gulay, pulot, mantika, keso at tupa. Ibinigay nila ito kay David at sa mga tauhan niya dahil alam nilang gutom, pagod at uhaw na ang mga ito sa paglalakbay nila sa ilang.